Ang gagamitin ko guys, ito lang. PTT lubricants. Sa E40. Murahin. Walang budget. So, kailangan natin ang pang-salog ng used oil natin. Selecta. Kailangan mo ng sibitin rinse or combination rinse. So, ito yung kailangan kapag mo i-change oil ka sa isang motor. Right? So, mga ordinary motor lang guys ha. So, opisa na natin. I-change oil tayo. So, isalad mo to, di ba? Yan. Sabi ka muna langis. Tapos buksan sa ilalim. Buksan sa ilalim. Ay sorry. Yan. So guys, natanggal ko na. Tumutulo na yung langis. Yung langis ko guys, sobrang lapot guys. So, sandali guys. And guys, kikilan ko lang konti para maano yung ano yung ilalim madrain yung langis. So yan, and guys, tumutulo na yung langis natin. So i-drain muna natin guys. Yung iba guys, yung iba sabi nila pagkawari, gabi ka mag-change oil. Ngayon, buksan nila yung engine na yan, o kahit kotse, whatever nga sasakyan. Sila, ginagawa nila, bubuksan lang yan kasi pa-drain yung langis maigi. Pero, hindi siya advisable guys, kasi kapag ang engine naka-open yan, buong gabi mo bubuksan yan, yung hangin guys, may kasamang tubig yun, moist. So, may tindi siya nga papasok sa engine mo kung nakabukas yan. So, for me, sa akong pagkakalam, hindi siya advisable. Yung iba, maglalagay, bubuksan nyo sa ibabaw, makotse ka man o mamotor, hahangin ang ganang compressor. Hindi rin siya advisable, guys. Kasi yung compressor, may hangin din yun, ay may tubig din yun, may kasamang moist. So, kung hahanginin mo yung engine mo, yung hangin papasok sa engine mo, may kasamang tubig. So, yan, may tendency nga magkaroon ng moist yung engine mo. Di ba? So, hindi siya advisable guys. Kumari, yan, tumutulo na yung sa akin, no. Mga ilang minutes niyan, hindi ko na siya, kasi walang plushing-plushing guys eh. If ever may plushing kayo, di plushing nyo. Pero sa akin, kasi dito-dito lang tong motor na to, walang plushing-plushing. So, yan,
mga ilang minutes, kapag hindi na siya tutulo, isira ko na agad yan para hindi magkakaroon ng moist dun sa ilalim. Yung engine natin, hindi magkakaroon ng moist. So, hindi siya advisable, guys, nga lagyan mo ng hose dito sa ibabaw para tutulo yung langis. No, hindi ganyan ang proper, guys. Sa pagkakaalam ko, no. Sa mga expert dyan, kung sino nakakita this video, comment. If you have a comment, so comment. Appreciate ko yung comment nyo, guys. So, yan. So, hintayin natin nga tutulo yan ng maigi. Mga ilang minutes, okay na yan. Tapos, close ko na agad yan. Tapos, lagayin ng langis. Ganun lang kasimple, guys. Of course, guys, ito siya. Siyempre, pupunasan natin yan, di ba? Nag-chinchin siya ulit ko, guys, kasi lumalakas yung kain ng gasolina niya, guys, eh. Na-observe po, guys, pag masyadong malapot na yung isang vehicle or motor, katulad nito, kasi matagal na ko nagagamit ito, eh. Napapansin ko, tuwing ano, malapot na yung langis niya, lumalakas yung consumption ng gas. So, na-observe ko, last 3 days nga ginamit ko siya, hindi naman successive nga days, guys. Iba-iba. Nagagas ako lagi, ah. Dali maubos, ah. So, pag ganyan ang observation ko, kailangan ko na siya i-ano. Itchens, well, di ko na hinihintay nga, malayo pa yung kilometrahe. Wala, hindi na ako nagsusunod ng kilometrahe, guys. Pagtingin ko nga, malapot na yung, ano, langis. Eh, nanaw ko kagad. Disuway ko kagad. Basta may time. Yan. Pag motor, guys, kinakrank ko. Pero pag magsasakyan, huwag mong i-crank, guys. Hindi advisable talaga. Yan. So, malapit na siya mga ano, guys.